بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغادا أروبوس عيد الأحد at sa mga oras na ito ang paksa po na ating pag-usapan ay kabilang po sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay kabilang sa mga naunang mga nagmuslim mula sa mga sahaba o kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walang iba kundi si Sa'ad bin Abi Waqqas, na siya ay mula sa tribo na Az-Zuhri. Sila po ay magkamag-anak kay Abdurrahman bin Auf, na siya rin ay nanggaling, itong Zuhri ay nanggaling din sa isa sa pinakamalaking tribo sa Makkah, na ito ang Quraysh, na ito ang pinakamalaking tribo sa lugar na Makkah. So siya po, si Sa'ad bin Abi Waqqas, ay kabilang po siya sa malaking pamilya at kabilang siya sa ipinagyayabang o proud si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, na kaning sinasabi na si Sa'ad bin Abi Waqqas ay aking tiyuhin, khali. Ibig sabihin ay tiyuhin niya dahil siya ay kamag-anak ng kanyang nanay o nanay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay tinatawag na si Abu Ishaq. Ang tawag din sa kanya ay si Abu Ishaq. At kabilang siya sa mga naunang nag-Muslim dahil sa siya ay kabataan pa sa mga panahon na yun. At nakita ni Abu Bakr as-Siddiq na siya ay mayroong tinatawag na talino na tao. Kaya kabilang siya sa kinausap ni Abu Bakr as-Siddiq at siya ay tinanggap niya ang Islam sa kanyang murang edad, na kung saan 17 edad, 17 years nang tanggapin niya ang Islam sa pamamagitan ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, at kabilang siya sa mga naunang mga nag-Muslim. Kaya kabilang sa sinabi ni Sa'ad bin Abi Waqqas ay siya ang pangatlong Islam. Ibig sabihin ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakr as-Siddiq, at siya ang pangatlo. Sa ibang riwaya ay pang-apat siya. At sa kanyang sinabi, siya ang pangatlo sa panahon na yun. Dahil Sa'ad bin Abi Waqqas ay humaba ang kanyang buhay. Umabot pa siya sa panahon ng khilafa ng Umayya. Khilafa ng Umayya, na kung saan kanyang ikinikwento na sa lawak ngayon ng mga Muslim ay kung makikita lang natin ay sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inaalala niya ay ako ang pangatlo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakr as-Siddiq, at saka ako. Sinabi ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Si Sa'ad bin Abi Waqqas ay kabilang sa binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso, dahil sila ay sampo. At sinabi niya na si Sa'ad bin Abi Waqqas ay sa paraiso. Kabilang yan sa mga kainaman ni Sa'ad bin Abi Waqqas, na kung saan siya ay nabubuhay pa ay binalitaan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patunay lamang ito na isa sa nagbigay ng garansya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay tao sa paraiso. Siya ay makakapasok sa paraiso. Ito po ay kabilang sa kainaman ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kabilang rin sa kainaman ni Sa'ad bin Waqqas ay katanggap-tanggap ang kanyang panalangin. Kapag siya ay nanalangin, ay diretsong tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya ay nakilala ng mga sahaba, ng kanyang mga kasamahan, na siya ay kapag nanalangin ay ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa kanyang mga panalangin sa panahon ng khilafa ng Umayya, ay mayroong mga amir o pinuno sa panahon nila na kanyang sinabi na ang kayamanan na ito, yung kayamanan na naiipon, ay ito ay sa amin. Kami ang tinatawag na may karapatan kung sino ang bibigyan namin. At ito ay umabot ang salitang ito ng isa sa mga pinuno, na ito ay umabot kay Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaya agad na sinabi ni Sa'ad bin Abi Waqqas na dalawa lang ang pagpipilian ng tao na yan. Na ako ay mananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay kapag siya ay nanalangin ay katanggap-tanggap ito kay Allah. Dahil ang kayamanan na ito ay sinabi ni Sa'ad bin Abi Waqqas na ito ay kayamanan ng mga Muslim, sa mga nangangailangan sa mga Muslim,
ito ay para sa kanila, ito ay kayamanan nila. Eh, hindi dapat ang kininang ninuman ang kayamanan ng mga Muslim. Kaya sabi niya, ay dalawa lang ang pagpipilian niya. Ako ay mananalangin, ha? Dahil katanggap-tanggap ang kanyang panalangin, o kaya ay babawiin niya. So dahil dito ay ang pinuno na ito ay binawi niya at humingi sila kay Sa'd bin Abi Waqqas na hindi siya manalangin. Dahil alam nila na ang kanyang panalangin ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ay sa connection ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag siya ay nanalangin, ay ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diretsong tinatanggap niya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa panahon nung itinalaga ni Umar ibn al-Khattab si Sa'd bin Abi Waqqas na siya ay mag-isang pinuno sa lugar na Iraq. So dito ay o sa lugar na ito ay na, nasasakop ng malapit sa lugar na Iraq na kung saan siya ay naging pinuno dito si Sa'd bin Abi Waqqas. At merong isang tao na halos lahat sila ay tinatawag na kumbaga satisfied, ha? Gusto nila itong pamumuno ni Sa'd bin Abi Waqqas. At merong isang tao na kung siya kung saan ito ay tinanong ng ibang mga Muslim at kabilang ito sa ginagawa ni Umar bin Khattab na siya ay may mga tao na pinapapunta niya sa mga lugar ng mga Muslim para bantayan, para tingnan kung ano ang ginagawa ng kanyang mga tao. Ha? At dito ay tinanong ang isang tao na ito at kanyang sinabi na si Sa'd bin Abi Waqqas ay hindi makatarungan at siya ay hindi sumasama sa mga kanyang mga sundalo at iba pa na mga kasinungalingan na kanyang ibinabato kay Sa'd bin Abi Waqqas. At dahil dito sinabi ni Sa'd bin Abi Waqqas na kung Ya Allah, siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kung ang tao na ito ay nagsisinungaling, ay Ya Allah, ay pahabain mo ang kanyang buhay at siya ay gawin mo na isang mahirap at Ya Allah, bigyan mo siya ng mga pagsubok. Subhanallah, dahil sa kasinungalingan ng tao na ito, kahit na alam niya na ang mga ginagawa ni Sa'd bin Abi Waqqas ay nasa tama, siya ay pinapangalagaan niya, mga pinagkatiwala sa kanya. At siya ay kabilang sa mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga pinagkatiwalaan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga unang sampu na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. Pero ang tao na ito ay nagsinungaling. Ha? Nagsinungaling at sinabi niya na ito ay mga bagay na ginagawa ni Sa'd bin Abi Waqqas. Siya ay nagsalita ng mga kasinungalingan na marami mga kasinungalingan patungkol kay Sa'd bin Abi Waqqas. So dahil dito si Sa'd bin Abi Waqqas ay nanalangin sa kanya at sinabi ng ibang mga sahaba na nakakita sa tao na ito na yung tao na yun ay humaba ang kanyang buhay at siya ay naging mahirap, nanatiling mahirap. Halos hindi niya mahanap, makuha ang isang maliit na pagkain na khubs lamang, yung tinapay, hanggang sa kabilang sa fitna niya ay ang mga maliliit na mga kabataan o kaya ay mga babae ay siya ay tinatawag na fitna sa kanila. So siya ay tinatawag na tinamaan ng panalangin ni Sa'd bin Abi Waqqas dahil sa kanyang pagsisinungaling sa katangian ni Sa'd bin Abi Waqqas. So si Sa'd bin Abi Waqqas ay nakilala siya sa kanyang dua o panalangin na kapag siya ay nanalangin ay katanggap-tanggap ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang rin sa kainaman ni Sa'd bin Abi Waqqas ay siya ang pinakanaunang gumamit ng pana at siya ang tinatawag na sa pakikipaglaban sa unang labanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na irmi ya Sa'd fidaka abi wa ummi. Fidaka abi wa ummi. So sabi niya ikaw ay pumana, ha? Dahil fidaka abi wa ummi. So itong fida ay dito lang ito kay Sa'd bin Abi Waqqas na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Sa'd bin Abi Waqqas at walang iba sa ibang mga sahaba. Kabilang sa mga naikwento na nangyari ay nung unang nagmuslim si Sa'd bin Abi Waqqas sa murang edad na 17 ay napakabata niya. Pero dahil siya ay nasa tamang gulang at na siya ay tinatawag na matalinong tao ay tinanggap niya ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. So dahil dito, ang kanyang nanay ay isa sa ginawa ng kanyang nanay para pigilan si Sa'd bin Abi Waqqas ay
hindi siya kumain, uminom. Hindi siya uminom, hindi siya kumain, at sinabi niya na hindi ako kakain, iinom hanggat sa hindi ka umalis sa relihiyon ni Muhammad. So ito ay napakalaking pagsubok. Dahil ang kanya magulang, hindi kumakain ng anumang pagkain, hindi umiinom, anumang inumin, hanggang sa hindi sabihin at hindi umiwas si Sa'd bin Abi Waqqas sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, pang-tatlong araw na hindi na kumakain, halos pangatlong araw na ito na hindi na kumakain, umiinom ang kanyang nanay, ay ilan sa kanyang mga kamag-anak, pinuntahan nila si Sa'd bin Abi Waqqas. Sinabi nila na Sa'd, "Ya Sa'd, maawa ka sa nanay mo. Ha, kausapin mo siya, puntahan mo siya, tingnan mo ang kanyang kalagayan." At siya ay pumunta sa kanyang nanay. At ang akala nila ay tatalikuran niya ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sinabi niya sa kanyang nanay na, "O aking mahal na ina, maawa ka sa iyong sarili. Dahil kahit na merong kang 100 buhay na papalit sa buhay mo at gagawin mo ang bagay na yan, ay hindi ko iiwan ang relihiyon na ito, ang relihiyon Islam." Kabilang ito sa mga pagiging matatag ni Sa'd bin Abi Waqqas. Kaya sinabi niya, maawa ka sa sarili mo, kumain ka at uminom ka. Dahil kahit na meron kang 100 buhay na paulit-ulit na mawawala sa iyo, ay hindi ko tatalikuran ang relihiyon Islam. Subhanallah. Yung tinatawag na pagiging matatag ng isang tao sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga iba na dahil lang sa asawa, iniwan ang relihiyon. Dahil lang sa makamundo bagay, iniwan ang relihiyon. Nawa ay ligtas tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong mga fitna at pagsubok. Ngunit makikita natin si Sa'd bin Abi Waqqas at kanyang sinabi sa pagsubok na ito, kahit na 100 buhay ang mawala sa iyo na paulit-ulit, ay hindi ko iiwan ang dakilang relihiyon na ito. Kabilang lamang ito sa mga kainaman ni Sa'd bin Abi Waqqas. Siya ay kabilang sa mga nakipaglaban na kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga labanan, katulad ng labanan ng Badr at iba pang mga labanan. At kabilang sa, dahil nga sa humaba ang kanyang buhay, ay sa panahon ni Umar ibn al-Khattab ay nagkaroon ng labanan sa pagitan ng Persian Empire at ng mga Muslim sa lugar na Iraq, sa malapit sa Iraq mismo. At dahil dito ay mayroong 30,000 na mga Muslim na ipinadala si Umar ibn al-Khattab laban sa 300 katao na mga sundalo ng mga Persian. Dahil dito ay si Umar ibn al-Khattab ay hindi niya alam sa panahon na ito kung sino ang itatalaga niya. Gusto ni Umar ibn al-Khattab na siya ang mamuno, pero pinigilan siya ng mga sahaba, ina Uthman bin Affan, si Ali bin Abi Talib, na ikaw ang pinakapinuno ng mga Muslim ngayon. Kaya narapat sa iyo na ikaw ay manatili sa Madina dahil ito ang pinakapundasyon ng Islam. Ngunit magpadala ka ng mga sundalo natin, sundalo ng mga Muslim. So dahil dito ay ang naisip nila ay kung sino ang magiging pinuno sa labanang ito. Ngunit si Abdurrahman bin Auf ay agad na nagsalita, sabi niya, ay natagpuan ko na kung sino ang pinakakarapat dapat na maging pinuno sa labanan na ito. Na ito ang tinatawag na Ma'arakatul Qadisiyah. Ma'arakatul Qadisiyah na kung saan pinili ng mga sahaba at hindi nagdalawang isip si Umar bin Khattab na piliin niya si Sa'd bin Abi Waqqas na maging pinuno ng mga sundalo na ito. At sila ay pumunta sa lugar na ito, sa malapit sa Iraq, sa labanan, sa pagitan nila ng Persian Empire, na kung saan sila ay merong 30,000 at ang mga Persian ay nasa 300,000. At nangyarin ang usapan at pagkatapos ay nagkaroon ng labanan at nanalo ang mga Muslim sa pamumuno ni Sa'd bin Abi Waqqas. At isa ito sa mga labanan na kung saan siya ang namuno at sila ay nanalo. Si Sa'd bin Abi Waqqas ay kabilang sa mga sahaba na humaba ang kanyang buhay at kabilang sa kanyang mga naipayo o mensahin niya bago ang kanyang kamatayan, ay meron siyang damit na ito yung naging damit niya sa labanan sa Badr. Sa labanan sa Badr na kanyang itong tinago at kanyang sinabi lumalapit ng kanyang kamatayan na ako ay inyong takpan sa o yung tinatawag na damit na idadamit sa kanya sa kanyang kamatayan ay itong damit na ito na ginamit ko sa labanan ng Badr, na siya ay kumbaga ay
naghahangad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na itong alaala na labanan sa Badr ay maging dahilan ng kanyang pagpasok sa paraiso, na dahilan na nabanggit din natin mga ulama na kung saan ang lahat ng mga nakipaglaban sa labanan ng Badr ay kabilang sila sa mga sinaksihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay pinatawad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dahil dito ay siya ay namatay sa edad na 82 at siya ay namatay sa taon ng 55 ng Hijri, at siya ang pinakahuling namatay sa mga Muhajirin. Kapag may tanong kung sino ang pinakahuling namatay sa mga Muhajirin, mga kasamahan ni Propeta ng mga Muhajirin, ay si Sa'ad bin Abi Waqqas na sa edad ng 82 ay siya ay namatay. At yun nga ang ibinalot sa kanya yung puting damit na ito na kanyang nagamit sa labanan ng Badr na kanyang itinago, na hangad niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay papasukin sa kanyang paraiso at patawarin kung mayroon siya mga pagkukulang at pagkakamali. At ito po ang maiksing kwento ni Sa'ad bin Abi Waqqas, na kabilang po sa mga naon ng mga nagmuslim. Kabataan pa siya, 17 years siya ay nagmuslim, at pinigilan siya ng kanyang nanay at iba pang kanyang pamilya, ngunit siya ay naging matatag sa kanyang pananampalataya at kabilang siya sa sinaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gaya ng isa sa mga kapatid natin na nag-comment, nakakainggit yung salitang sinaksihan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sila ay nabubuhay pa. Totoo po yan, dahil sila ay ginarantihan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kapag may sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay galing kay Allah. Ito po ay galing kay Allah. Ibig sabihin, si Allah mismo ay naggarantiya sa kanila, dahil ito ay garantiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay makakapasok sa paraiso. Kaya nung umiyak yung anak ni Sa'ad bin Abi Waqqas sa kanyang kamatayan, ay sinabi niya na, "O aking mahal na anak, huwag kang umiyak." Dahil tunay na si Sa'ad bin Abi Waqqas ay hindi pa parusahan ni Allah. Naghangad siya ng awa habang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil nga rin sa siyang kabilang sa pinakanaunang mga nagmuslim, at dahil sa pagbalita rin sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay kabilang sa 10 na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso, na sila ay nabubuhay pa dito sa mundo. Kaya po, kabilang po sa pinaka nagawa ni Sa'ad bin Abi Waqqas, na kung saan ito ay kabilang sa kanyang kainaman, ay yung kanyang pagsakripisyo. Pagsakripisyo kahit na pinigilan siya ng kanyang pamilya sa kanyang pagpasok sa Islam, ay naging matatag siya at pinili niya ang dakilang relihiyon na ito ang relihiyong Islam. Hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, at nawa ay katipalaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat po muli ng bumati sa inyo. Ng assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh.